sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunchi. Kapayapaan. Lahat ng kahiwagaan sa aba lamang kakamtan. Kapangyarihan iyang taglay, di mapapantayan. Gawa niyang kay inam, di masusukat ninuman. Ano man ang gawin, walang makawawang isdiyan. Kaya't ang sinumang sa kanya'y manahan, tuwirang siya'y mararamdaman at ang kanilang kaloob-looban gagawin niyang tunay na kainam. Kung papaano siya'y tunay na mainam at walang kapantay kailanman, siyang tunay na pagmumulan, damdaming kalooban na walang kasingkapantay. Sapagkat siya nga ang walang kapantay sa galak kung magdulot kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Lumipas na ang magdamag at kaunting oras na lamang, lilipas na muli ang maghapon. Gayon na lamang, araw-araw. Kapag dumapit ng hapon, nagkaroon na ng dapit hapon, nagbabadya na yun ang dilim at magdamag na naman ang lilipas. At kapag sumilay na naman ang liwanag, nagpapagunita na namang ito'y araw na naman ng panibago sapagkat lumipas na ang kinabukasan. Gayon na lamang ng gayon ang buhay, walang nababago. Walang magbabago sa araw-araw sa gawa ng Ama. Darata lang gabi, darata lang araw. Ngunit ang kanyang ginagawa ay di lumilipas. Patuloy at patuloy pa rin siya sa paggawa ng kabutihan. Patuloy at patuloy pa rin siyang nagbibigay ng kabutihan. Patuloy at patuloy pa rin siyang nagnanasa ng kabutihan na makamta ng lahat ng mga anak niya. Ilan kaya sa mga anak niya ang tuwirang nagnanasa na kamti nito para sa kanila? Mapapalad ang nananahan sa kabutihang dulot ng Ama at naglalayon na buong buhay nila'y huwag nang mawalay pa. Sapagkat anuman baga ang kamtin mo sa lupa kung siya ang wala, ito'y magiging baliwala. Subalit, sabihin mo ng salat kasayaman, ngunit kung siya'y sa puso mo'y nararamdaman, ang kaliway hindi mo matingkalang maisip malirip yan, sapagkat siya ang tagabigay. Siya ang bumubuhay ng kasiyahan, siya ang bubuhay ng kagalakan, siya ang magbibigay ng liwanag, siya ang magbibigay ng pangunawa, at siya rin ang magpapalakas sa lahat ng nanghihina.
sapagkat sa kanya nagmula yaong buhay ng tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan, paagharian, kayong ganap. Dit man ninyo lahat maunawaan ang aking tinuturan, bagamat kayo'y nakatitig na lahat kayong mga may matang maliwanag. Subalit hindi niyo lahat matatarok ang aking binibigkas, kayong mga walang pangunawang naturingan. Sa larangan ng kabanal at katotohanan ng Ama, kung ang batid niyo lamang ay pangkalupaan. Ngunit kay buti ng Ama, mabilis siyang magbigay sa mga kailangan at makakailanganan ng tao. Humingi kayo sa Kanya. Bibigyan niya kayo sa oras na ito. Makakaunawa kayo. Sapagkat kapag yaon ang tinanggap niyo at nanahan sa inyo, mauunawaan ninyo ang mga nagaganap sa buhay niyo at di ninyo paghihinagpisan ang bawat araw. Sapagkat batid niyo, may Diyos kayo, Amang walang maliw, noon ngayon at kailanman, Alpha at Omega, ang wika nga niya, ako ay ako, mula pa sa simula, hanggang wakas ng tao, dito sa lupa. Kaya't paano mo kay lulumbay ang mga kaganapan kung ang pag-asa mo'y buhay? Paano mo'y kagagalit ang ika'y mawalan kung ika'y nasa Ama at totoo ka sa Kanya? Sapagkat batid mong hindi niya lulubin at di kanya pahintulutan na ika'y malumbay kailanpaman. Anak niyang sa kanya ay kumikilalang lubusan. Halina kayo mga mahal ko, pakatandaan ninyo, ang lahat ay mababago. Ang lahat ay nagbabago. Ang tao lamang ang ayaw, ganap na magbago. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Ang lahat ng lakas ay naipagkakalob ng Ama. Lakas ng paniniwala, lakas ng kalooban, lakas ng pagdadala, lakas ng paglalakad, lakas ng pag-usad, lakas ng kaisipan. Sa Kanya lahat, kukuhanin iyan. Kaya tao, halina kayo. Humingi kayo ng lahat. Lahat sa Kanya, wag lang ang kasalanan, wala siyang ibibigay. Sapagkat ang kasalanan ay hindi Kanya gawa, kundi dito sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang lahat ng makabubuti sa inyo ay Kanyang ibibigay. Ang lahat ng ikabubuti, nais niyang ibigay. Bagamat hindi pagdakakarakaraka sa bilang pagkatao, kayo'y batid niyong makabubuti, ngunit di niya'y binibigay. Sapagkat siya'y mas marunong sa lahat. Alam niya ang kailangan ngayon. Alam niya ang para bukas. Alam niya makauusad ka sa maghapon. At alam niya makakahulagpos ka sa magdamag. Kaya't hindi siya maring pangunahan, kundi ikaw ay sumunod at ika'y kanyang papatnubayan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramanayahana. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tropic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kueka, tropic lamang eka. Kinatuwa mo nang tanggapin yan sa mga matataas at matatarik. Kamura lang eka niyan. Mabuti nga kahit mumurahin, may nakagawang magbigay. May nakaalala. Ngunit hindi yaon ang pinag-uusapan sa dakong ito. Ang pinag-uusapan sa dakong ito, anumang maliit na bagay mong tinanggap na mula sa pagpapala ng Ama, pahalagahan mo lamang, masisihan siya. Buhay bang Ama? At kung ito'y inari mong gamot, dadali sa iyo ang kapangyarihan niya, magiging imposible sa iyo. Ngunit sa kanya'y walang imposible, sapagkat kaya niyang gamitin ang anumang makabubuti sa lahat ng mga anak niyang nagpapakabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo,
mga minamahal ko. Nekaramaneyahana. 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 Kaya, kung sasabihin ng tao, kontento na ako, alam ko ng lahat yan. Nagkakamali sila. Sapagkat araw-araw may karunungang kaiba ang Ama. At ang bawat umaasa sa Kanya at tinutuklas kung ano siya, nasusumpungan nila ang karunungang kaibuting mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan pag lubos. Nekaramaneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Sa mga kapatiran na ngayon pa lamang nakadalo sa lumipas na bagong taon at nag-Three Kings na sabi nga ay gaano kasigurado daw ang Three Kings ang naghandog sa Panginoon. Sabi nga po ng isang pari, ano? Pero sabi ko naman ay ito, hindi na mahalaga kung Three Kings sila o hindi. Ang mahalaga, nasumpungan ko si Kristo. Buhay ba ang Ama? At makasunod ako sa Kanya. Sapagkat, hindi na yun basihan sa kaligtasan. At hindi na yun ang pamamaraan na malaman mo man, maliligtas kapag nalaman mo. Ang katotohanan ay alamin mo, yaon ang magiging kaligtasan mo. Buhay pa ang Ma! Buhay po ba ang Diyos? At mayroon pa rin nagsasabi na gaano kasigurado eka ang Disyembre na isinilang si Kristo, ang Emmanuel. Eh, sa'yo ba eka ipinabatid kung kailan? Ay, hindi ko tinatanong ka ako yan. Sapagkat, yung hindi ko na dapat alamin pa, hindi ko na inaalam. Kung ano lamang ang mabuti at masama, yun lang ang tinanong ko sa Diyos. Na ituro niya sa akin para hindi ako magkamali at magkasala. Ngunit alamin ko pang kung kailan sinilang ang Panginoon, para ano? Hindi ko naman ikaliligtas ang malaman niya on. Ang ikaliligtas ko, yung sumunod ako sa tuntunin ni Kristo. Buhay ba ang Ama? Ngunit malay mo, sabi ko naman, isang araw, pinabatid niya sa akin. Pero hindi ko natatanungin, ano pa kayang dahilan at alamin ko pa? Ang nalaman kong isinilang siya dahil tagapagligtas ko siya, ay sapat na sa akin. Ngunit ang alamin ko pa yung kung anong petsa siya sinilang, kung anong araw, kung anong buwan, kung ano bagang oras, eh, hindi ko na kailangan yun. Sa mga nagtatanong na gayon, pilosopo lang ang taong gayon. Alamin mo ang katotohanan at ililigtas ka ng katotohanan. Gawin mo ang para sa Ama at gagawin niya ang para sa iyo. Tuklasin mo ang kabutihan at makikita mo ang kabutihan. Hanapin mo ang kababang loob ng Ama at tuparin mo ang kababang loob, sapat na yun. Tama ba ga? Ngunit ang alamin mo ang lahat ng karunungan ay maluluka ka. Sapagkat walang taong lubos ang talino na mapapantay sa Kristo't Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya karampot mang talino ang binahagi niya'y maligaya na. Ang nakikipagtotoo sa Kanya, nasisiyahan na ang nakadama sa Kanya, natuto na ang sumunod sa Kanya, nagbago na ang totoong tumanggap sa Kanya. Buhay ba nga? Subalit, nalaman mo man kung ilan nga ang hari na naghandog, kung anong petsa nang isinilang, anong oras talaga, anong araw, anong buwan, anong taon. Kung hindi ka magbabago, walang kwenta, walang silbi, walang kabuluhan. Alamin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya. Kanino man, natutunan niyo na ba ang katotohanan?
magalak kayo't magpuri. Pasalamatan niyo'y Ama. Kapag sinilid niya ang totoo sa inyo, may sisilid niya ang ikabubuti niyo. Kapag naibigay niya ang ikabubuti niyo, liligaya ang puso niyo. Kapag tinanggap niyo siya, masisihan talaga kayo bilang tao sa mundong ito. Buhay bang Ama, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandini ay nakarini. Bulag, napapanauli ang liwanag. Bingi, napapanauli ang pandini. Pipi, na isinilang, nabigyan ng pananalita. Anong hindi ginawa ng Ama sa tao? Ikaw tao, kaya mo ba iyan? Kaya't kung tutularan ang kahiwagaan at kadakilaan, hindi kakayanin at walang makagagawa. Kaya't magalak magpuri ang nakatupad, ngunit ginamit lamang ng espiritu ng katotohanan. Kaya ang tumanggap naman na nakipagtotoo sa nakikipagtotoo na kapwa-tao, masaya rin at maligaya puso nilang taglay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Muli, kung di nyo nawawaan ang sa aki itinuran, mabait ang Ama, mapagbigay siya. Humingi kayo sa kanya ng pangunawa, babahaginan niya kayo pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba siya? Sadya nga, sapagkat kung hindi siya tapat at totoo, huwag nang mag-aral sa kabutihan. Wala kang matututunan sapagkat walang pagmumulan. Nang dahil siya'y tapat at totoo, pag-aralan mo kabutihan, sisilid niya sa iyong lubusan, anak niyang naghahanap ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Muli, ang may pandinig ay nakarinig mula kay Juan. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga lagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbautismo. Si Juan ay nagbabautismo na rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa nakabalinggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabbi, o Rabbi, kung ano man ang bigkas niyo. Yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagpabautismo rin at nagpunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang nakapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal na nagagalak pagkarinig ng tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan kong siya ay maging dakila at ako namay mababa. Nang dahil batid ni Juan ang at batid niya ang mga kabutihan ay digan ng kanya. Maliwanag niyang nasambit sa kanyang mga lagad na maliban bigyan ng tao na mula sa langit may magagawa siya. Sapagkat alam niya sa kanyang sarili, kung hindi sa kalooban ng Ama at kung hindi sa kaloob na mula sa langit, nang may kapangyarihan na taglay ay katawan niya,
ay wala siyang magagawa. At siya o ng pawang katotohanan. Ano man ang mithiin ng tao, gaano man ang pagmimithiin ng tao na magkaroon siya ng kapangyarihan mula sa Ama, kung di niya kalooban na hindi mababahaginan. Kaya, nabahaginan ba kayo? Pinagtiwalaan ba kayo? Pasalamatan nyo, pahalagahan nyo, gamitin nyo sa kabutihan, ipagmarali nyo ang Ama, huwag kayo, huwag ang sarili nyo. Ipangalandakan nyo siya, huwag ang sarili nyong pagkatao, sapagkat ang nasa sa inyong kabutihan ay hindi inyo, yaon ay pahiram at kaloob niya, kaya't ang mga mabubuti manggalak at magpuri, yaon ay kalooban ng Amang nangunguna sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. At nang dahil batid nitong Juan na may kasunod pa, na may susunod sa kanya, nang masigit sa kanya, hindi siya nabahala at ni hindi siya natigatig. Hindi siya nag-alala at natakot na baka maagawan. Sapagkat batin niyang mayroong sadyang darating na mas higit sa kanya. At siya o nang nasa katotohanan. Hindi niya pinahihigit ang sarili niya kanino man. Sapagkat batin niya ang kanyang ginagawa ay nasa katotohanan. At ang kanyang gagawin, yaong kanyang lamang tinanggap. Kaya't ang lahat ng nasa katotohanan, ang gagawin nila ay pawang katotohanan lamang. Sapagkat, yaon ang dulot ng Ama, yaon ang kaloob ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya, kung may tumutupad at gumaganap ng sa pagbibilang tao, malaking pagkakaiba pa rin ang ipakikita ng Ama. Sapagkat ang gawa niya ay hindi gawa ng tao at ang gawa ng kanyang Espiritu ay kaiba sa gawa nitong mundo. O tao, mahal ko kayo. Muli kung di ninyo nawawaan kayong walang pangunawa, matalino ang Ama at mabuti siya sa lahat. Humingi kayo sa kanya ng pangunawa ng kanyang binibigkas at ng kanyang pahatid na pag-uulat. Sapagkat kung bilang pagkatao'y di rin mawawawaan, kaya't ang lahat ng may pangunawa sa kanya nagmula. Ang may pandinig ay nakarinig, sumain nyo ang kapayapaan. Nekkaramenayahanam. At gayon ang tao. Ang lahat ng dapat na para sa kanila ay mabuti, gusto nilang kamtin. Ngunit hindi lahat ng batid ng tao na kakabuti sa kanila ay alam ng Amang mabuti nga yaon, kaya't ibibigay niya. Sapagkat hindi lahat ng para sa inyo ay mabuti, para sa kanya rin ay mabuting makabubuting batid niya. Kaya't kung mayroon kayong inihiling na para sa inyo'y mabuti at alam niyong mabuti pa para sa inyo, huwag kayong malumbay kundi niya kayo pinagbibigyan. Sapagkat alam niya ang higit na makabubuti sa inyong lahat. Sapagkat kilala niya kayong lahat. Sapagkat anak niya kayong lahat. Sapagkat mahal niya kayong lahat. Sapagkat siyang nakababatid ng lahat-lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, lahat kayong may tiwala at paniniwala sa Kanya, manalig kayo't umasa ang lahat ng kabutihan, kakamtin nyo rin naman. Sapagkat siya ang pinagmumula ng kabutihan at ang lahat ng kabutihan, Kanyang maibibigay kanino man sa lahat ng nasang tumanggap ng pawang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Muli, ang may pangunawa ay nakaunawa, at ang di nakaunawa, dakila ang Ama sa lahat. Humingi kayo ng pangunawa upang kayo sidlan at mawawaan nyo ang aking iniyulat sa inyo ay binigkas.
na pinamula sa hindi nyo nasilayan at ang bibig ay nagbukas, dinatalang salita sa inyo'y narinig, kayong may pandinig, tuwir ang magala. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Naunawaan po ba ninyo? Naunawaan baga, sabi nga. Kung magkagayon po. Tingnan mo ang buhay, ano? Naisip mo bang ikay magkakaganyan? Ginusto mo bang ikay magkaganyan? Sadya, walang gugusto niyan at walang makakaisip na mangyayari yaon sa kanya. Ngunit, nagkaganyan ka man, patuloy kang magtiwala sa Ama. Sapagkat ang wika nga, habang malambot pa ang buto, maaring maiyunat pa ito. Habang buhay ang ugat, maaring mapadaloy ang tubig at dugo sa kanila. Habang may buhay ang tao, maaring gawin pa ng Ama ang lahat ng makabubuhay sa lahat ng ikabubuti niya. Kaya't humingi ka ng buhay, hingin mo na rin ang pamamaraan kung paano ka gagaling. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't kung sa kaparaanan niya, ay dito ka kakamtan, dito mo makakamtin o makakamtan ang kagalingan, purihin mo siya. Ngunit wala akong sasambitin. Yaw ng pawang katotohanan, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Makapangyarihan ba siya? Matalino ba siya? Sadya, lahat na yaoy katangian niya. Kaya, kung may katangian kayong gayon, dapat kayong sambahin. Subalit dahil walang lahat ay kakamti niyaon, humingi kayo sa Ama ng bahagi kung anong nararapat para magawa niyo ang tama at tumpak. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano ka nga mawawawaan sa iyong tinuturan ng iyong kapwa kung ganitong pagbigkas mo at paglalahad? Subalit ang tunay na Espiritu ang taglay at kalakip ng buhay niya. Siyang magpapaunawa sa taong tinataglay, banal na Espiritu. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya't dahil totoo siya at ang mga anak niya ay totoo at patuloy na nagpapakatotoo, ito ang unang sulat ni Juan, pakinggan ninyo. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na ngayon ay naaayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Kung makita ni numana ang Kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon. At ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa
Mga kapatid, na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos, Diyosa. Masyadong binibigyan tuon ng Diyos, Diyosa. Subalit ang pawang katotohanan, hindi lang ribulto ang niluluhuran ng tao. Manapa, kung niluhuran mo ang ribulto ng Kristo at ang puso mo'y totoo, maaring mailigtas ka pa ng paniniwala mo at pananampalataya mo. Subalit kapag sinamba mo ang bagay, kinilala mo'y kapwa mo at hindi ang Diyos, ilalayo ka sa katotohanan. Sapagkat, walang banal na nilala, maliban pabalalin ng Ama kung siya'y tatanggapin. Mga minamahal, ang bawat kasalanan ay batid ng taong may kaisipan at ang tunay na kumikilala sa Ama ay kalooban niya'y nararamdaman at ang bawat gawa niya'y nililimi maging ang mga sinasabi ng bibig sapagkat may takot na magkasala at magkaroon ng kasalanan. Ngunit paano ito maiwasan? Paano ito matitimpi? Bilang tao, kaya mo ba ito? Hinahamon ko kayo. Walang may kakayahang timpiin ninyo ang sarili nyo, maliban ang magtimpi sa inyo, yaong kung tatanggapin nyo, Diyos na hindi nakikita, anak na hindi nyo nakita, subalit nakita ng nagkatawang tao kayong lahat dito sa mundo. Kaya't kung lilimiin at tatantuin ang wika niya, mararamdaman yung buhay sa inyo tuwina. Lalo tigit kung tinanggap nyo na, makapamumuhay kayo ng naayong sama. Sapagkat ang Espiritu niya, na malakas ang pwers at makapangyarihan sa inyo, siyang inyong magiging pagbabago at siyang inyong magiging pagtitimpi sapagkat ito ang sa inyo'y magbabago, hindi kayo bilang tao. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Ang may pagninilay, matanto ang tinuran ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang bata, kahit musmus pa at bagong silang, dahil buhay siya at may pandama, kantiin mo't pag nasaktan, uuha. Subalit, gaano ka man katanda kung wala kang pandama sa kalooban ng Ama, di mo mawawawaan ang kagustuhan niya. Sumayin niyong kapayapa, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't kailangan niyong madama niyo siya, kailangan niyong makilala niyo siya, kailangan niyong matutunan ang salita niya, at pagbulayan niyo ang salita ng kapwa niyo. Doon matatanto niyong siya'y siya nga, yamang tinuran niyang, ako ay ako nga. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Gusto niyo bang magsigaling? Hindi kayo kayang pagalingin ng tao sa dakong ito.
Subalit ang hindi nyo nakikita na kumikilos at makagagawa sa buhay nyo, kapag ginusto niya, sang iglap, makakanta nyo. Buhay bang Ama, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi lamang katawan nyo siyang tuwirang nasang pagalingin, kundi higit ang kaluluwa nyo, kaya't kung natamo ng kaluluwa nyo'y gumaling, mapapalad kayo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig, muli nakarinig. Higit kayong mapalad kung natamo nyo na ang kagalingan ng kaluluwa, nasyahan pa ang puso nyo at naaliwang kaluluwa nyo. Pati katawan nyo'y sumiglat lumakas, makatatakbo kayo paluwal ng may galak. Nekaramanayahana! 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 Ay, buhay! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Sa akin lamang pong pustiso ay nakapagbahagi ng napakagandang Espiritu. Buwan na ang binabata kong bungi ito. Sapagkat, nang magpabunot ako'y hindi pala lahat ay nabunot. Kaya, nang ginawa, ni-repair lang yung dati para hindi bungi. Sinalpak. Aba, dahil hindi pa masyadong nakalabas doon, eh, nakalipas yun. Nagagamit ko po. Subalit, sadyang napakabuti ng Ama at pinakita niyang hiwaga. Isang araw ay sumakit na naman. Talagang sagad hanggang dito po. Sabi ko, dyan ka na. Bayaan kong bungi ako. Ngayon po eh, libre po ako kay Doc eh. Marami na akong utang doon. Nang sabi niya, Apo, punta po kayo sa klinik at tingnan po natin yung ngipin nyo. Kung bakit, ano nga. Sige nga ka ako, sabay cleaning mo ako. Kasi pag ginom ko ka ako ng down-down ay nakakanilaw na yata yung pero di bali na ka ako. Ang mahalaga ay huwag lang manilaw ang katawan ko. Buhay ba ang Ama? Dahil kumikinang ako, pero puso ko'y madilim pala. Hindi nyo yata maabot yun. Talinghaga yaon eh. Ngayon eto po, pagdating doon ay, bakit kaya ka ako hindi na nagsarado itong bagang ko na ito? Pakitingnan mo nga ka ako at parang mayroon yata ang ibig sabihin niya. Sinilip, nakuwe ka apo. Eh talaga po eh kang nagaganap yan. Mayroon pa pong ipin sa loob. Ha? Kaya pala ka ako, ganun ang bahagi sa akin. Eh gusto po ba ninyo eh bunutin na natin ngayon? Ha? Bilang tao, di ako handa. Sabi ko, Ama, ano po itutugon ko sa kanya? Wala akong sinabing bibig na nagbuka. Umikit lang ako. Nakipagliig po ako sa Espiritu. Kung kalooban mo, pabubunot ko kung di ako masasaktan. Ibahagi niyo po sa akin kung marapat kong pabunot, kung di makapipinsala sa aking kalusugan. Sulungi ka. O sige, Doke. Bunutin mo na. Madali lang po yan eh. Eka po, tingnan po natin. Sa iba po eka ay na-o-opera pa yan eh. Sapagkat sa iba po eka ay nisan po ay magkasangang ganyan. At meron naman pong diretso lang. Doki, pahababa ka ako. Hindi ko pa po alam. Ba't ko po tinanong?
sapagkat pinakita sa akin patilos. Hindi ako nagsalita. O sige, ganyan niya. Ganyan, kwento, kwento, kwento. Apo, sabi niya, nasasaktan pa po ba kayo? Hindi na. Sige ka ako. Simulan mo na. E, ganyan niya. Sabi niya, ganyan. O. Hindi niya alam, pinakikita, nakapikit ako, pinakikita yung pagpihit ng kanyang kamay. At nung ano, pinunot niya na. Apo, pinakita po ba sa inyo kung matilos ang ipin nyo na makukuha? Tumawa lang ako. Tingnan ko nga ka ako. Eh, alam nyo pong nabunot na? Di ba bunot na ka ako? Eto po, buhay ka ako ang Diyos. Salamat ka ako sapagkat kung hindi niya yung binaba, sigurado operahan mo pa ka ako ko. Opo, Eka. Sapagkat kung hindi po Eka yung bababa, e-x-ray po natin kung hanggang saan para doon natin makita kung paano ang operahan. E ngunit, salamat po Eka at bumaba. Salamat ka ako sa Ama. Ngayon, purihin, purihin ng Ama. Ilang buwan ako naghintay ng bungin. Nawagan po ako noong isang araw, tinext ko. Apo, kasi po nung December, hinabol niya dapat makakaano. Pero parang hindi lumapat. Sabi ko, bayan mo ng bungi hanggang magbagong taon. Kahapon po dapat ay ilalapat niya at isusukat. Sapagkat dinala niya lang po dito, eh kailangan po eh kaapos sa klinik para anuman ang maging problema, eh malaman na. O sige ka ako. Ngunit, nawala po sa loob ko, mayroon pala kaming tutunguan at natanguan ko. Tinext ko, pwede ba ka ako sa Linggo na lang? O kaya bukas? Ay pero, ay may meeting pala ka ako bukas. Sa Linggo na nga lang. Ano po ang mensahe doon? Kung minsan meron hinahanda sa atin ng Panginoon na ito po dinatal sa akin. May hinahanda sa atin ang Panginoon na hinihintay natin. Ngunit nang binibigay niya na, tayo naman ang umaayaw. Ilan kaya yaong makatotohanan na anak ng Ama na sa bawat oras ng pagbibigay niya ay nakahanda niya ng tanggapin? Kung minsan, naghihintay ka ng kagalingan at ibinibigay niya ito sa iyo, kaya lamang may sasabihin pa siya, anak, kakamtin mo kagalingan, magbago ka. Hindi pa handang magbago. Teka muna po. Kaya kung minsan, hindi nakakamtan ang ganang kalooban ng Ama na may pagkaloob sa lahat ng anak niya. Subalit, kung batid niyo lamang ang pagkilos ng Diyos Espiritu, at kung nababatid niyo lamang kung sino nga siya at ano siya sa buhay niyo, hindi nyo palilipasin ang araw at buwan, maging taon, na hindi nyo siya maramdaman. Sapagkat, sinungaling ang taong sinasabi nila na nararamdaman ng Espiritu pero hindi nasisiyahan, hindi nagagalak. Kapag naramdaman mo ang Espiritu ng Diyos, ang mga pinagdaraanan mo ay kasiyahang natatanggap mo. Sapagkat, hindi naman lahat ng tumanggap ay wala nang dadaanang hirap. Wala nang dadaanang sakripisyo. Kung sino pa nga ang tumanggap, siyang maraming pinagdaraanang hirap at sakripisyo. Bakit? Minensahe rin po yan at tinanong ko, Panginoon, bakit naman po ganun? Kung sino yung mga nagpapakatotoo, siya naman pong pinagdaraanan na ganito. Anak, kabuhayan man, mas maganda ang pinaghirapan kaysa pagdakay kinamtan, sapagkat nang pinaghirapan mo yaan at natamo mo na wala lahat ang hirap mo, ang galak ay umatikabong nagpumapaw sa puso mo at nagawa mong pahalagahan.
gagawin mong pahalagahan sapagkat pinaghirapan mo. Ngunit ang magaan mong nakamtan, baliwala lamang sapagkat di mo pinaghirapan yan. Gayon din anak ang aking pagtitiwala sa inyo. Kung lubos ninyong tinanggap ang pagtitiwala ko at pinagsumakita ninyong pagtupad sa akin ay totoo. Tanda ninyo anak, ang lahat ng hirap nyo'y galak ang matatanggap. Mga minamahal, napakahirap paniwalaan at napakahirap tanggapin. Subalit, muli ang wika nga sa inyo'y humingi kayo ng pangunawa, ng pandama at talino upang ang sinambit na yaon ay maunawaan nyo rin. Mga minamahal, pagharian kayong ganap. Nekaramanayahanang. Kaya't ang mga nagnanasa ng pawang katotohanan, isinusugal ang buhay, binibigay ang buhay, pinagkakatiwala ang buhay, sapagkat batid nilang hindi sila matatalo, sila'y mananalo. Hindi tulad ng sugal. Isusugal mo'y salapi, hindi mo batid kung mananalo ka. Pag nanalo kay natuwa ka sang iglap, kapag natalo kay, hirap ng loob ang sinapit. Sa pagkakaloob sa Ama ay walang hirap na mararamdaman ang kalooban, sapagkat habang siya ay nasa sayo, inaaliwang dibdib mo. Sapagkat siyaon ang tibok ng puso mo'y doon nagmumula, kaya't gumagaan ang pakiramdam. Hirap na tinataha, sakit na pinagdaraanan, na paluluwag, na palalawak ang iyong lalakaran at hahakbangan. Makipot man sa simula ang iyong pintuang tinunguhan. Kaya mga mahal, pakatanda ninyo, madaling dumaan sa maluwag na pintuan kaysa sa makipot na pintuan. Subalit, kapag dumaraan ka sa makipot na pintuan at ang iniisip mo'y kay makaluwal, lahat ng kaparaanan na iisipin mo at ang paraan ay sa Ama mo hilingin at ipagkakaloob naman niya. Sapagkat walang makipot na pintuan patungo sa kasalanan, kundi patungo sa buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahanam. At maliwanag ang nakatala. Lahat ng pinagaling ng Kristo ang tinuran ay ito. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya maliwanag din ang nakatala, buksan ninyo at hanapin. Sa pananampalataya mo, lahat ay mapangyayari ko. Buhay bang Ama? Sumainyong kapangyarihan ng Ama na pangunawa nang maramdaman nyo buhay siya pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Tunay nga po ba siya? Wala po ba siyang halo? Purong-puro po ba siya? Yan ang pawang katotohanan. Kaya't ang gintong aral niya ay purong-purong dalisay. Buhay, makapangyarihan, tapat, makatotohanan, at nagbibigay buhay. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahanam. Buhay bang Ama? Habang
sa pagpapaligaya at pagpapasaya sa kapatid na isa, nag-aawitan ang ilang alagad na magkakasama. At sabi nila, Apo, ikaw rin. Susunod po ako dun sa kanta at yung tono, hindi ko naman masyadong kabisado, humihingit. Nangungusap ang espiritu. Anak, yan ang pawang katotohanan. Kapag pinaawit kita, hindi mo man alam, ididiretso ko. Ngunit ngayon, bilang tao ka, dahil hindi mo alam, tutugot ka. Wala silang kabatiran na nangungusap sa akin. At nang iyong batid, ngunit hindi pa rin maabot yung pinakamataas. Anak, yan ang patutuo ko lamang sa kanila. Kapag pinawit kitang matarik mataas, hindi ikaw kaya't nakakaya mo. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, ang kagandahang loob ng ama'y hindi mo makikita kung hindi mo susuriin at pahahalagahan. Sapagkat hindi mo siya nakikita. Ang pagmamahal niya ay hindi mo rin mahahawakan sapagkat hindi mo naman siya kaharap. Ngunit at pasubali, nararamdaman niyaan sa kalooban. Ang salita niya ay hindi mo rin mapanghahawakan kundi ka nagtitiwala sa kanya sapagkat hindi mo siya nakitang nangusap. Ngunit at pasubali, kung tapat ka sa kanya, panghahawakan mo sa buong buhay ay ang salita niya. Sapagkat alam mo, di siya sinungaling, di siya talusira, at hindi siya mapagkaila sa kanyang gawa. Kaya't ang mga ginawa niya ay noon ngayon at kailan may napapakita sa lupa. At ang kanyang mga salita may magagawa hanggang may nabubuhay sa lupa. Sapagkat siya o nang gusto niya, tao siyang tunay na makagawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig, muli nakarinig. Nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba siya? Ano po dapat nating gawin? Magtapat sa Kanya, makipagtotoo sa Kanya, tanggapin siya upang sa ating maitukdin. Tayo na po. Ay, kapag sa iyong naramdaman ay nakagawa ka ng kabutihan, kahit na ikay nasaktan, maligaya ka rin naman. Kaya, thank you sa nararamdaman ko. Hiningi ko lang ang konti mong nararamdaman at itatapon ko rin ito. Alam kong may magagawa para makagaan kayo. Ganyan kamahal ng ama ang tao. Alam kong may magagawa ang ama pagka winika niya. Manalig ka na bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama pagka winika niya. Manalig ka na bawat araw kayo'y sa akin may nilalaan. Mayroon nga ba kayo nilalaan sa akin? O akong may nilalaan sa inyo? Mayroong damang yayari sa inyo aking mamamahal.
Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika kanya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat at may nakalang. Welcome sa galing sa inyo, may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari. Manali alam kong may magagawa ang Ama. At winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakaraan. Mayroong maganda ay, si Charon, ay. Oh! 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 Mayroon na kayong pangsaw-saw sa suka! Buhay ba, Ama? Masarap na ulam yan. Ba niya, German. German. Ah. Buhay ba, Mama? Oh. Lumili pa.
Balandra. Buhay po bang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Ko? Ah! Sabi ng ribulto, anak, hindi ako makakasahod. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Yung iba, gumagawa. Takot tamaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat. Ilan pa man, masakit ba ang inyong paa? Huwag lang ang masakit eh, yung inyong isip eh. Mabubuhay pa kayo. Tama po ba? Makalalakad pa rin kayo sa matuwid. Sapagkat ang isip nyo ang nagpapagalaw ng inyong mabuting gagawin, hindi ang inyong paa. Boy ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, totoo ba ang kumilos ang Diyos sa buhay nyo? Amen kayong lahat dyan. Sapagkat yan ang totoo. Ang tanong, totoo naman kayo kayang kumikilos sa katotohanan ng Diyos? Ay, mahina ang amen. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Ano? Guten Morgen. Danke, Father. Danke, Son. Danke, Holy Spirit. Danke, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tapat noon, ngayon at kailanman, walang pagbabago. Sino dapat magbago? Nag-isip-isip na po ba kayo? Nag-isip-isip na po ba kayo ng gawang pagbabago? Nang dapat na mabago? Sa katotohanan lang, yung sinasabi mo kanilang doon, nagsimula ang pagpayat mo, hindi. Dito ang sakit mo. Ha? Dito ang sakit mo. Pinatest mo na ba yung dugo mo? Kaya nga, pinatest mo na ba yung dugo mo? Kapatest mo? Habang may buhay. Habang may buhay. Pag-asa ay Ama. Walang hindi gagawin siya. Ilagak nyo sa kanya ang bawat oras nyo. Maging segundo man ito at mangunguna siya. Pagkaharian kayo. Yaon ang tama at marapat niyong gawin sa kanya'y umasa, manalig sa tuwina, walang hindi siya mababatid at sa inyo'y ipababatid ng marapat sa buhay niyo.
at dapat niyong gawin. Yaon ang totoo, pagkilos niya'y hindi makikita. Madarama, kaya't ang espiritu niya ang sa inyo binahagi ng Ama, kaya't tuwiran niyong tanggapin at manahan sa inyo. Espiritu ng katotohanan at makapangyarihan na di kaya likumin at yapusin, kundi sa inyong katawan ay mananahan mula ulo hanggang talampakan. Mapaghaharian kayo, mapangunahan kayo, mapagtuturo niya ang lahat. Mapagtuturo, may tuturo niya, may gagawan, may lalahat, ay pagkakaloob. Ano nga ang hindi niya gagawin? Lahat ng katuruang tama, tumpak, marapat, dapat at karapat, dapat ay sa kanya lamang. Lahat ng higit ay inaawas kong labis. Ngunit ang kahigitan ng kanyang kadakilan ay di maawas kailanman. Ang kanyang kabutihan ay walang paglabis, sapagkat ang lahat-lahat may bibigay niyang pantay. Pantay ng pagmamahal kanino man, pantay na pagpapadama kanino man, pantay na pagdamay kanino man, pantay na patnubay kanino man. Tao lamang ang nagkukulang, tao lamang ang nagmamalabis, tao lamang ang lumilisya, tao lamang ang bumibitaw, tao lamang ang lumalayo, tao lamang ang umaayaw. Subalit ang Ama, kailanman ay hindi. Kaya't ang binigay niya ay Espiritong banal. Tao, manahan ka, pananahanin ka niya. Tumanggap ka, malulubos ang gala. Kilalanin niyo pa siya't higit na kikilalanin kayo niya, sapagkat ang bawat ginagawa niyong mabuti kinikilala niya, ang bawat handog niyong kahinam ay nakilala niya, kaya't ang lahat ng para sa inyo ay higit na may bibigay niya. Yamang siya'y tunay Ama, Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yamang kayo'y naririto, tigibin ang galak ang puso nyo. Pag nasahan nyong tupdit gawin ang samay na sanghabilin, at kailan may wag lilisya sa kanyang tuntunin, may babahagi niya ang lahat para sa inyo. At yan ang pawang katotohanan, walang hindi siya sa inyo'y may lalagak, may bibigay. Kaya't kung siya ay sa inyo'y maunawaan, matatanggap niyong tuwiran ang mainam na buhay. Halina kayo, tao, pag nasahan niyong mawawaan, dili kaya'y maunawaan tong saki sa inyo'y tinuturan, upang inyong makamtan ang tunay na kasiyahan na kailanman di nyo maabot ni hindi nyo mahahawakan, kundi sa puso nyo kaya niyang ibigay. Sa inyo'y nunukad damdaming mainam, kalooban ninyo'y mapaghaharian, gayon din naman ang sa inyo'y kaisipan ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahana.
Nekaramanayahana. Nekaramanayahana. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Aray. Buhay po ba ang Diyos? May sakit pa ba kayo? Ay, talaga naman. Napakasarap tanggaping wala kang sakit. Pero kapag iniisip mo yung sakit mo, balik-balik. Ano? I-translate mo nga, kapatid. Sabihin mo, i-alis niya sa yan niyang isip nang ito ay mawaglit at di niya maramdaman takot sa kanyang dibdib. Buhay ba ang Diyos? Hindi lamang sa kanya, maging sa inyo rin. Buhay ba ang Ama? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, I'm sorry, my love, kung di ngayon ginanap, pagkat mayroon pang daratan, araw na di ko sa'yo'y sasambitin. I'm sorry, my love, kung kayo ay nabigo, kayo'y inakadama at walang naramdaman, ngunit di ko yaon kalooban. I'm sorry, my love, kahit magpakababa ako sa inyong lahat, di kayong lahat ay tatangga, pagkat tao ang sa inyo'y minamasdang gana, kaya't di nyo mawawawaan sa akin sa inyo'y ibinibigay. I'm sorry, kung di kayo nakadama, pagkat ang layon ko ay mabuti para sa inyo, kaya't ang layon ko, kapag nadama nyo, makikilala nyo't makikita ninyo. Ama. Nekaramanayahana. 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 I-bless na lang kita. Buhay ba ang Diyos? Malay mo, bukas, makalawa, dahil walang gamutan bukas, buhay ba ang Diyos? May pag-asa ba? May ligaya ba kayo? Dapat sa tao, laging may pag-asa, laging may ligaya, laging may saya, laging may liwanag, laging may kabutihan. Pag itong nawala, kay sarap-sarap mamatay, pagkat walang kabuluhan, buhay mong sa'yo ay pahiram, di mo nagamit sa kabutihan. Kay sarap-sarap mabuhay, kung damang-dama mo'y amang mahal, di ka malilis siya sa katotohanan. Kay sarap-sarap mabuhay, kung Ama ang sinusundan, pagkat siya ang tamang timbangan, maging kanino man. Tayo na po sa Antipolo.